Roque. Good evening sa inyo lahat. Biyernes na naman. Magandang-maganda ang biyernes natin ngayon. Alam nyo, ang maganda dito, kung last time, ang naging topic natin ay teaching design. This time naman, learning naman. Kasi last time, sa perspektibo ng teacher eh. Ngayon naman, sa perspektibo ng estudyante. So, ang ating panauhin ay isang multimedia arts student. At hindi lang ito basta estudyante ha. Ito ay student leader. So, active to, mahusay ito na tao, and napaka-talented. So, ito na po ang ating panauhin, si Cyrus Roque. Ayan, Cyrus, good evening. Hello po. Kamusta po? Good evening po. Kamusta naman ang Kamusta ang araw mo? Ayun, okay naman po. Medyo nakakapagod po. Madami rin po nagawang mga design. So, ngayon ay currently, ikaw ay... Saan ka nag-aaral ng multimedia arts? Ako po ay enrolled sa Enyo Laguna po. Tapos anong year mo na? Sa Enyo Laguna po. Anong year mo na? Third year college na po. Yan. Actually po kasi pag student leader ka, meron ka na pong ini-aim na deadline or ini-aim na goal para maging mahusay kang president. Halimbawa, meron kang ina-achieve na something para sa lahat. And then, yun rin sa mga estudyante, bilang estudyante na may minimit kang deadline. So, para sa akin, lahat yun, imimit mo. Unahin mo muna syempre yung mas kailangan, yung pag-aaral. Then, pag natapos mo yon, magagawa mo na lahat kung ano yung kaya mong gawin as a student leader. So ito, i-clarify natin para sa kaalaman ng mga nanonood. Ano ba ang multimedia arts? Para sa akin po ang multimedia arts, actually hindi para sa akin. Ito talaga ang multimedia arts. Ibig sabihin na multimedia arts is multi, multi means marami, ibig sabihin maraming variety, maraming gagawin or maraming magagawa sa multimedia, and then media, so multi, marami, media, communication, arts is in yung design. So technically, it's how you communicate through your designs and your outputs. Ayan, it's a good thing na nabanggit mo yung communicate, no? Pero, how do you differentiate ba yung multimedia arts sa ABCOM? Ayan, communication. Sa fine arts, tsaka sa IT. Kasi, somehow, parang pakiramdam ko lang, parang nag-overlap. Pero, ano yung main distinction? Paano mo sasabi na, ano ba yung pinagkaiba talaga ng multimedia arts? Para sa akin po talaga ng multimedia arts in other courses and programs, marami, mas malalim or mas malawak ang multimedia arts in terms of technicalities. Parang merong photography, videography, graphic design, etc. Yun po yung pinagkaiba sa fine arts, which is mas fluent sila sa language ng principle of design. So, ayun po yung mas nakikita kong perspective sa fine arts. Then sa ABCOM, mas nagpo-focus po sila on how they communicate through verbal and through text, journals, IT, more on programming language. So, lahat po yun may katabing multimedia arts na sila po yung nagpapaganda dun sa mga gawa nila. So, talagang ganun ka-importante yung multimedia arts? Pagdating sa mga design. Opo.
Ano ba yung mga Apa. usual, ano ba yung mga misconceptions sa mga ano, sa mga multimedia arts na students? Pag binabanggit ko po kasi talaga yung sa mga tao na MMA po ako, ang natural response po talaga nila is, ha? Magaling ka sumuntok? Magaling ka sumipa? Ganun po. Anong, kala po nila fighter, MMA oh. fighter. So, ako po naman, syempre, medyo nasa MMA po, multimedia arts. Pero, sa misconception po siguro is, kailangan pag multimedia arts ka, kailangan creative ka. Kailangan maalam ka na sa mga ganitong bagay. Although, maganda na lang may idea ka sa mga ganitong bagay or meron ka konting knowledge. Pero pag pumasok ka as a multimedia arts student, pare-parehas tayong estudyante, pare-parehas tayong willing to learn and to enhance our skills and creativity in this kind of field. So, feeling ko, ayun yung ano, nami-misconception ng iba na kailangan pag MMA ka, kailangan magaling ka na, kailangan maano ka. So, ano, parang mas malayo pa. Kumbaga, buong buhay mo, mag-grow ka pa, magma-master ka pa sa design, hindi porket magaling ka na, ikaw na yung pinakamagaling sa mundo. May mas gagaling pa sa'yo. So, pero ayun ikaw, po. Ano, may background ka talaga sa pag-design, pag-drawing. Simula nung bata ka. Opo. Yes po. Actually, nakitaan na po talaga ako ng potential ng bata pa po. So, eh, talaga yung ano mo. Natural na path mo talaga. Pero saan mo na, ano? Saan mo na encounter ang multimedia arts? Kasi, pakaramdam ko ha, hindi ko lang, parang bago pa lang siya sa pandinig ko eh. Hindi pa to talagang matagal na. Kasi dati talaga, either, yun nga, fine arts, o IT, o ano. Yung ano eh. Kailan mo siya na-encounter? Actually, naghanap po talaga ako ng related sa graphic design. Which is, nakahanap po talaga ako ng program na graphic design na course lang po. Which is, ayun po yung sa other university. Then, nag-scope pa po ako ng other university until natagpo nga po si NU Laguna na nag-o-offer ng Bachelor of Multimedia Arts specialized in graphic designing. So, doon pa lang, dito na talaga ako. At least, mas malapit, mas convenient, tsaka mas quality education nga ikaw. Pero ano, bakit, paano mo nag-decide na ito yung gusto mo for college? Yung pagiging ano, itong sa design focus? Simula pagkabata pa lang po ako, nahulog na talaga ako sa pagde-design or sa pag-arts. I mean, doon ko talaga nakikita yung sarili ko na doon ko nakikita yung potential ko as a designer and how I see, you know, the perspective in my own art style, ganun po. Parang mas nako-communicate ko yung sarili ko through designs. And then, ayun po, parang nag-settle na rin po ako sa pagde-design. And then, through the years, na ano na rin po yung technicalities. Nagsisimula rin po ako dati sa Microsoft Word or PowerPoint, ganun po. Doon pa po ako nag-video edit sa mga low-key na video editor. Sino nag-influence sa'yo towards this, ano, sa pagpasok sa ng MMA? Yung una po kasi nag-influence po talaga sa akin in terms of this field is si Daddy po. Siya po talaga yung nagpo sa akin na may potential po talaga ako sa designing. And then parang sa kanya rin po ako na-inspired ng pagda-drawing, pagka-cartoon ng ano, design po. Then na-influence rin po ako ng mga junior high school student, ay junior high school classmates ko po na nag-take rin po ng multimedia arts. Ah, okay. Ano ba yung track mo nung ikay grade 12? Ito ba yung ano, konektado doon sa course mo ngayon? Ah,
Somehow po, kasi in terms of technicalities na ano, napag-aralan na rin po talaga namin yung ICT po kami, which is basic Photoshop and basic knowledge about computer, yung After Effects, mga Adobe po, doon po ako nagkaroon ng ano, konting idea or bago pausbong kumbaga. Pero sabi po nila mas ano rin po ang arts and design talaga sa multimedia arts. Ano yung masasabi mong traits ng isang MMA student? Suplado ba? Ano ba? Yung traits po, suplado po pag ano, pag sobrang burnout na sa creative juices, ubus na. Ganun po. Hindi, hindi lang, joke lang po. Hindi po mga suplado yan. Pag makikita nyo na, pag nakikita nyo nakabusangot sa umaga, ibig sabihin, nagpuyat yan sa design. Ganun yan. Pag nakikita nyo, bad mood yan. Nagpuyat yan. Siguro yung traits ng pagiging multimedia arts, yung pinaka nagustuhan ko talaga na traits nila is how supportive, lalo na sa mga fellow multimedia arts student ko, sa mga classmates ko, sila po yung parang pinaka-supportive sa isa't isa and how they critique well each other. Parang kung paano nila i-critique yung isa't isa, sobrang, alam nyo, sobrang healthy. Hindi yung sobrang, hindi judgment, critique talaga. Iba kasi yung judging tsaka critique talaga sa mga field ng multimedia arts. I mean, sa ano po namin, environment po namin. So, ayun po, napaka-supportive. Ako lang kasi, pagka may nakikita ako doon sa previous na pinasukan ko, may nakikita ako ng mga taong sub-sub sa laptop, dalawa lang yon. It's either computer, IT, o ano, o multimedia arts. So, ano ba yan? Ikaw ba ay tech savvy ka ba? Mahilig ka ba sa mga kutkutin sa computer? Ano ba? Siguro pa masasabi ko po talaga na tech savvy ako, pero hindi ganun ka professional in terms of, alam niyo po yan, technicalities. Kailangan nyo po talaga eh. Kailangan nyo po talaga mag, as a multimedia arts student, kailangan nyo po talaga mag-explore beyond your capacity dun sa pagiging techie nyo po. So, pag hindi po kayo techie, hindi po talaga, hindi nyo malalaman kung nasan yung brush or yung eraser. Baka maligaw po kayo. So, masasabi mo, ang paglalaro ng ML, malaki impact sa ano? Sa pagiging estudyante ng MMA? Well, actually, kung nakakatulong po, actually, nakakatulong yan, ha, sa, baka doon po nila makita yung art style nila, or design, or doon nila matagpuan yung kung gano'n sila kakutkutin, or ML rin po yung nakakatulong sa amin para mapag-relax. Importante talaga yun, eh, no? I'm sure, yung, binabanggit po kanina, nakabusangot na yung mukha. Ano ba yung ano ba yung typical na araw ng isang MMA student? Ano ba yung routine? Ng isang, actually ito share ko lang rin po. Depende rin po 'yan eh. Pag may normal day, yung mga assignment lang po, outputs, makikita nyo po talaga na chill pa 'yan or naggagawa ng work about time dun sa library, sobrang healthy pa, pero estudyante po na hell week. Yung mga kailangan itapos na deadline, mga matinding outputs na kailangan itapos, eh, doon nyo po makikita talaga mga nakabusangot na. Pero sa routine po, pagkagising sa umaga, mag-aayos na po ang MMA ng outputs nila, isa-set po nila yung outputs nila doon sa name na format, then pagpasok po, magpapasa, then makikinig na po sa lesson. Then, alam nyo po, para meron after po sa mga multimedia arts, which is yun po yung pinaka-importante. Ay, alam mo, doon sa college, no, normal naman talaga na magkakaroon ng mga super stressor, no?
mga experience na mabibigat na yung mga Opo. bata, ang tendency pag napagdadaanan itong mga stressors na to, lumipat na or tumigil, no? Eh ikaw, nag-stick ka pa rin, so sabi mo nga, third year ka, ano yung naiisip mo o naaalala mong empowering na moment na kung saan ito yung nagpa-stay pa lalo sa iyo sa pagiging MMA student? Yung sa akin po, is pinaka-empowering moment po sa akin is yung sobrang clutch na cramp sa loko na project namin kay Sir J. Carlito po. Ayun po yung pinaka-sobrang nag-empower po sa akin. Kasi po parang, siyempre po sa mga grupo, I mean, normal naman po yung nagkakaroon ng mga hidden issue po. Hindi po nagawa sa oras, hindi po nagawa sa deadline. Eh, kami po parang nagkataon na nagkaroon na grupuhan namin. Eh, ako po yung parang naatasa na group leader nga po nun. Siyempre po, parang nawala po yung kalahati ng gawa namin eh. Parang nawala yung 50% ng project po namin sa sobrang ano po namin. Then, ayun po, talagang inano po, talagang nilaan po namin yung oras na po yun, nilaan po namin yung kakaunting oras na yun para matapos po yung design, yung presentation, yung papel para po dun sa logo proposal namin. And then, alam nyo po yun, parang dun po nag-eager sa akin na, hala, ibig sabihin, mahal ko pala talaga itong ginagawa ko. Kasi kung hindi ko mahal, hindi ko matatapos yan. Hindi ko tatapusin yan. Kumbaga, I accept the fact na fail na kami. Parang ganun. So, dun po nag-eager sa akin na, hindi, mahal ko talaga MMA. Kasi kung hindi ko talaga mahal yun, hindi ko matatapos yun. Lahat sa mga project, ganun po yung sinasabi. So, meron ko na talaga, no, na-develop na deep love talaga dito sa, ano, sa MMA. Opo. Ito ha, out of curiosity lang, ano, kasi, ako, no, galing ako sa informal na background. So, pagka meron akong kailangan, most of the time, ang takbuhan ko ay Apa? YouTube. So, ay, tutorial ko, no? Ngayon naman, iniisip ko ba, kung ako, kaya ko naman kumuha ng instruction from YouTube, ba't kailangan pa mag-MMA? Ano ba yung tingin mong importansya ng pagkakaroon ng formal na pag-aaral against sa katulad ng ginagawa ko na hugot lang kung saan-saan? Ano yung masasabi mo na ano na talagang bakit siya importante? Actually, totoo naman po na sobrang nakakatulong ang YouTube, lalo na yung mga how to mga sa YouTube po. Kumbaga, yun rin po yung parang nasa likod rin ng mga multimedia arts. Pero po, yun nga po eh, yung title po, nag-graduate ka as multimedia arts. Ibig sabihin, legit ka. Ibig sabihin, pinaghirapan mo, pinag-aralan mo ng 4 years yung principle of design na hindi lang basta, kumbaga, legit na information na nakukuha mo kasi pinag-aralan mo talaga dun sa school. So, meron kasi mga YouTuber na may masasabi silang term pero hindi pala tama or hindi angkop doon sa sinabi nilang principle of design or pagsasabi nila to kung paano nila ginawa. Pero, ayun rin. Kumbaga, mas legit yung information, mas legit yung title, and mas legit na MMA student ka. Ay, na-graduate ka na MMA student. Yun yung mga hinahanap sa mga kumpanya po. Out of curiosity mostly lang. Paano ba yung MMA na program? Para ba itong normal na ano din na program? Meron PE, meron ding mga may gano'n? Ah, okay. Opo. Actually, meron po kami mga subject po na Filipino, science. So, hindi talaga ito focus then, talaga mainly math, talaga, baka, sa talaga. Baka iniisip po
Wala, ah, mag-e-e mo walang mat dyan. Meron na rin po. So, wala, walang taka sa mat. Hindi matatakasan talaga ang mat. Ano talaga, present 'yon sa program niyo. Opo. Tapos pagdating Opo. ng later part nito, meron din ba kayong OJT? Opo, magkaroon po kami ng OJT. Feeling ko po, next term, baka next term po, or baka bago po kami gumraduate, magkaroon po kami So ng OJT. definitely, meron din tong thesis. Yes po, meron po. Pero hindi pa po namin tinitake yung subject na thesis eh. Okay. So, Na-research po, talagang ayun ba? dadaan ka rin talaga sa butas ng karayom para talaga makagraduate. Opo. Okay. Opo. Lahat naman po ng course yan. Sa nakikita Lahat mo sa ng sarili mo, ano program. yung trajectory mo after ng college, once na makagraduate? Iba po, iba-iba po eh, kasi parang may 50-50 or meron pa talaga akong mga plano. Kumbaga plan A, plan B, plan C, mga ganun. Siguro, kung hindi po ako nagstay sa Pilipinas as clothing brand owner, kung hindi ko po na, ano, kumbaga, kung hindi ko po na, ano tawag doon, kung tumagal po yung clothing brand, siguro po magstay po ako sa Pilipinas for enhancing it or, you know, marketing the brand. Pero siguro po, nasa ako ang natrabaho. Pangarap ko po talaga makapunta sa New York. Okay, hindi. Nagulat lang ako. Meron kang sarili mong clothing brand. Ilang taon ka na ba? Ako po ay 21 Marami, years old. Napaka-enterprising mo naman. Paano mo nasimulan yun? Paano siya na gano'n? Paano mo siya na... Ano, na Siguro po na ano siguro po yung nakita ko po yung mga streetwear design, sobrang na-inspire po ako sa streetwear culture, yung kung paano po nila i-handle yung design and everything, DBT yung streetwear clothing, strap, pero po para doon po ako nagkaroon ng encouragement sa mga yon and inspiration na, ha, may art style rin naman ako. Kaya ko rin naman gumawa ng movement out of it. So, why not sharing my art style and making a movement out of it? So, doon ko po nabuo yung clothing brand ko po. So, talagang ano, talagang practical din talaga and aligned talaga yung kinuha mong program sa yung ano, sa yung business pala. Talagang ano, malaki yung maitutulong ng iyong ano, ng pag-study. Grabe. Ilang taon na tong ano mo? Ito, ilang taon na tong clothing brand mo? Actually, isang taon at ilang months na rin po. Mga 1 year and ganun po. Matagal na rin pala. Ano yung target na market mo dito? Opo. Mga kasi idaran ko bang matatanda na o Actually po, market po, hindi naman po. Ang target market ko po talaga sa brand po namin is yung mga tao na may gustong i-share na story out of, ano, parang may mga nagkukwento po sa akin ng story, and then na-inspire po ako. So, pag nakagawa po ako doon, baka po maraming makarelate or marami pong makaano. So, especially po yung una naming release, which is the Good Vibes Friday Night series po ang tawag doon. Ibig sabihin, mga kabataan po or mga college, ano po na, mga nagiinuman, mga chill vibes po. So, ayun po. Hindi, nakakatuwa lang na imagine ikay isang estudyante and ayon sa isang teacher, ang sabi niya ikay very efficient na student. Tapos, hindi ka na estudyante. Ikaw ay student leader din, presidente ng inyong program. Tapos, you're running a business, Apa. A brand. Paano mo na ano yun? Paano mo na judge lahat yun? Pero,
promise, ako'y humahanga ngayon sa yung kakayanan, no? At that age, that's very good. I mean, that age, wala, nagda-dragon ball lang ako nun eh. Pero ikaw, grabe. Ang lupit ng ginagawa mo. Paano mo na-juggle lahat yun? Alam ko. Paano mo na-juggle yung ganung routine? Siguro po, magkaroon ka lang po na talaga ng plano. I mean, sa pagiging student leader po, sa pagiging business owner, estudyante, kailangan nyo po i-list down lahat ng mga magagawa nyo. Magagawa nyo po talaga yun. Kasi pag actually po, para sa akin, na pag nakikita ko po talaga sa bulletin, may board po kasi ako dito, yung mga to-do work. Pag nakikita ko po doon, parang, kailangan ko po ito tapusin. Kailangan ko ito gawin. So, kailangan nyo rin po maging organized. And syempre, huwag nyo pong nakakalimutan na every part po, hindi naman po kayo nag-iisa. Meron at meron kayong mga katulong or na matutulong po sa inyo. As a student leader po, meron po ako mga co-council member na sobrang nakatulong po talaga in establishment na program po and sa mga sa business clothing ko po, mga kasama ko po sa mga business. Sa dami ng inaasikaso mo, no? Siyempre naman, hindi naman magiging okay lahat, no? Lagi. Ano yung pinaka-lowest point mo? Apa. Sa pagiging MMA na student? Pinaka-lowest point po. Actually, maraming multimedia arts ang makaka-relate dito. Pag burnout, art block, and ubos na yung creative juices nyo. So, yung burnout, yung talagang kahit anong gawin mo, nakatulala ka na lang, hindi mo alam ko. Nag-iisip ko pa ba? Or, alam nyo po, parang nagkakaroon ka na po talaga sobrang pagod. And then the art block, yung hindi na nagpa-function yung creative, ano nyo po, yung wala na po talaga kayong, kumbaga, magdodrawing po kayo, pamali-mali, then yung creative juices nyo po, hindi na rin po nagana. So, ayun po yung pinaka-lowest point ng pagiging multimedia arts. And, nangyayari po talaga yun. Hindi may iwasan talaga, no? Apo. Yung high points naman, ano yung pinaka, yung mga, kung may low points, syempre, may kabalita naman. Ano naman yung mga high points? Para sa akin po yung mga high points, yung mga na-achieve na po. I mean, the struggle behind everything. Yung para makagawa kayo ng isang design. Yung the struggle, kahit hindi umangkop sa panlasa ng, kasi may, siyempre, hindi naman po perfect yung ibang design. Meron hindi aabot sa panlasa ng mga professor. Pero, alam nyo po, yung parang, yung satisfaction, yung sobrang naginawaan kayo, natapos ko to. So, ayun yung pinaka sobrang sarap sa feeling. Kahit anong bagay sa pagiging achievement mo as a student leader, kahit mataas or mababa, basta na-achieve mo. Yun po yung masarap sa feeling. And kailangan niya po i-celebrate yung mga ganong. Kahit gano'ng kaliit, gano'ng kataas, kailangan niya po i-celebrate. No matter how small, dapat talaga ma-feel mo. Yung lahat ng tagumpay, no? Oo, tama. Nakatulong mo. Opo. Ito, no, doon sa mga manonood nito or nanonood nito, no, ano yung points for consideration para doon sa mga maisipan, dahil narinig yung storya mo, no, na maisipang mag-take din ng multimedia arts, points to consider. And after that, ibigay mo na, anong maipapayo mo rin after nun, anong maipapayo mo naman doon sa mga gustong mag-take talaga ng MMA? Some points to consider, syempre po, kailangan may idea kayo. Kailangan meron kayong konting knowledge about MMA. Kailangan meron kayo, actually this podcast, lalo itong mga podcast na to, is makakatulong po talaga kayo, makakatulong po talaga to sa mga MMA student na gusto mag-take ng MMA, ng multimedia arts
kailangan nyo magkaroon ng konting knowledge about MMA. Kasi kung wala kayo, pumasok kayo, baka mabigla kayo. Or baka, ano ba, pinagsasabihin nila, ba't yung other classmate ko sobrang relate na? Diba? Yung mga, kasi may mga ganun po talaga mga estudyante na pagpasok na sa multimedia arts field, may idea na or may knowledge na. Kailangan nyo rin po magganun. Pero, most of all, ito yung pinakapayo ko po talaga sa lahat ng multimedia arts student, sa mga fellow MMA student ko. Lagi ko pong sinasabi sa kanila na do not underestimate your capacity for greatness. Kung nagda-doubt kayo na may mas magaling sa inyo, kung nagda-doubt kayo na may mahigit pa sa inyo, talaga namang kailangan nyo i-consider na may kaya kayo. Meron kayong kakayahan para dun sa ganung greatness. And kagaya nga po nang sinabi ko kanina na lahat tayo estudyante, lahat tayo ay willing to learn and willing to enhance our skills and creativity in the multimedia arts field. So kailangan po natin talaga i-acknowledge lahat ng kakayahan natin. So huwag kayo mag-doubt na baka hindi ko to kaya, baka hindi ko kaya nito, or baka mas may magaling sa akin. Lahat tayo may kaya, lahat tayo eh may sariling kakayahan na hindi ko kaya, na kaya nyo, kaya ko, na hindi nyo kaya. So, iba-iba tayo eh. So, ayun po. Parang, do not underestimate your capacity for greatness. Kung baga, ayun yung magpapa-andar sa inyo sa buong buhay nyo. Lastly, ano yung dapat i-expect nila sa pagpasok ng MMA? Things to expect. Siguro yung, kailangan, things to expect, siguro, bukod nga dun sa may mga estudyante may background na or may knowledge na about sa multimedia art, siguro talagang dito nyo ma dito tutulis yung creative mindset nyo, or dito maaano yung kumbaga hindi pala to basta sa mga designing, or mas malawak pa pala ang multimedia arts, mas malalim pa siya sa inaakala nyo. So ayon, sa hindi lang sa communication, technicalities, may matututunan pa kayong principle of design, yung Fibonacci sequence, yung mga ano po, yung mga ganun-ganun terms. So, golden ratio, which is yung pinakakailangan importante na tinatandaan ng mga multimedia arts students. So, ayun po. Siya. Ano-ano? Na? Since pahuli na to, no? I-promote mo naman yung iyong ano, yung iyong business, yung invite, mag-invite ka rin sa pagpasok sa klase nyo. Sige, go. So, ayun, sa mga multimedia arts or sa mga nagbabalak na multimedia arts, Enyo Laguna offers it, and sobrang healthy ng environment ng multimedia arts students here in Enyo Laguna. Yung kagaya nga nasabi ko kanina, lahat nagtutulungan, walang maiiwan sa baba, lahat naghahatakan pataas. Okay? At saka siguro yung kumbaga nilook forward na rin ako ng mga bagong freshies sa inyong Laguna. And sa business ko naman po just follow. So kung na-curious kayo sa arts design na meron ako, marami ring nag-interesado doon. So T-skirt clothing, T-S-K-R-T clothing, all small letter, at T-skirt clothing sa IG and Facebook. Yun. Maraming salamat. So, that's it for our episode today. Maraming salamat, Cyrus, sa pag-share, and I'm sure kung may makakapan ito, sila ay ma-inspire, and sana mag-push talaga, and more power sa'yo. Doon sa mga nanonood ngayon, please like, follow, and subscribe. So, every Friday, maglalabas kami ng mga episodes. So, kung marami kayong gusto matutunan, malaman, etc. So, sundan nyo lang itong channel to. So, once again, this is Manong Miro. And for Hotspot, maraming salamat. Good night, goodbye.